Hey guys, welcome back dito sa aking YouTube channel, and sa video na to, we're going to talk about Meta Verified. So, sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa nakakagamit ng Meta Verified, ito yung blue badge after ng profile name mo. And take note, pwede lang siya right now sa Facebook profile. So kung gagamitin mo siya sa Facebook page mo, business pages, may ibang way or paraan kung paano ka makakapag-apply. So ngayon, pag-usapan natin sa profile. Makikita mo dyan sa screen right now, ayun, verified na. Nag-apply ako kahapon, and then nung sinubmit ko yung mga details na kailangan nila is mga less than 30 minutes lang after kong magbayad, syempre, na-upload ko yung ID ko, selfie video, and then yun, almost done. Ngayon, paano ka pupunta doon sa Meta Verified? Ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to, click mo na lang yun and marire-direct ka na doon sa pop-up or app na kung saan makikita mo kung paano ka makakapag-apply ng Meta Verified. Dito sa website ng Meta, pag-usapan muna natin yun. So, isipin mo muna, para sa akin ba to or makakatulong ba to sa akin personally? Okay, kung ikaw is marami nag-impersonate sa'yo, masyado kang sikat, okay? Siguro para sa'yo to, kasi nga, para mas madali mong ma-report yung mga fake accounts na gumagamit sa'yo, or magkaroon ka rin ng direct, kumbaga priority support. Sabi naman nila, okay, isa sa mga benefits is direct support sa Facebook. So, okay, so ganito yan. Available siya sa Instagram and Facebook, ayan, pero hindi siya available sa lahat ng region. Buti na lang, available na siya dito sa atin. So, mga less than 1 month pa lang to nagiging available. Okay? So, ano ba yung benefits? Una, verification. Okay? Help community. Ibig sabihin na totoo ka, ito lang yung pinaka-main account mo. Okay? So, nakakatulong yon. Proactive account protection, direct support access, meron dyan, and exclusive features. So, check natin yan. So, become Meta Verified. Ito. So, ito yung requirements. Get started. Currently expanding globally for 18 years old and older. Is not yet available for businesses. Ayun nga. Tama. Pero, kung nag-iisip ka, paano coach kung gusto kong ipa-badge yung page ko? Merong ibang paraan doon. Application naman yun. Ito, magsusubscribe ka as long as meron kang ID, valid ID, passport, driver's license, national ID. Ayun yung mga nakita ko. And then, ayun, pwede ka. Okay? So ngayon, ang gagawin mo is i-click tong link na to, itong Facebook, ito yan. Kung nandito ka sa page na to, or kung nasa mobile ka, i-click mo lang yan. And then makikita mo rin naman sa mobile phone mo. Pwede ka mag-subscribe. Ayan, click natin to. And then mapupunta ka dito sa accountcenter.facebook.com Meta Verified. Ayan. So you can see, Meta Verified active. Ito yung blue badge na sinasabi ko sa'yo. July 30, so 31 na ngayon, ibig sabihin, sa July 30, sisingilin ulit ako, monthly subscription, nakakonect siya dun sa aking, sa iPhone ko siya kinonect, so naka-GCash yung payment ko, so automatic mag-charge yung GCash ko. Kung Android ka, I think Google Play yan, so naka-connect naman dun yung account mo, payment method. Yan yung mga benefits, okay? So, hindi ko na sa'yo ipakita yung personal information ko. So, dito, ayan, ito yung unang step, okay, select a profile, kung meron kang multiple profile, ayan, so hindi mo siya magagamit. Select a profile. Ang maganda naman dito, available siya sa Facebook profile and then sa Facebook, sa Instagram account mo. So parang associate na siya, basta same name yan. Okay, makikita mo dito, same name sila. Kung name mo, ayan, same name, i-click mo lang yon, i-select mo lang yon. Okay, kung ano naman yung nakalagin sa mobile mo na Facebook, iyon naman yung magpa-pop up. Select a profile, tapos, ayan, go, click account center, ayun, nakalagay dito. Go to settings, Facebook, click account center. So, kung nandito ka sa mobile, click natin yung account center. And then, meta account center. Ayan, see more. Click mo yan. Then, makikita mo dito kung paano ka ngayon mag-a-apply. So, right now, ito yung profile na nakakonect sa akin. Ayan, dito sa mobile ko, Facebook and Instagram. Pwede pa akong mag-add ng account, okay? Instagram. So, ito siya. Ayan, close natin. Ito dito, i-click mo lang itong pop-up. Ayan, settings, privacy, then account center. And then, sundan mo yung step 1, select a profile, set up a payment, and then verify identity. Sa identification naman ng identity mo, ayun, malinaw na ID ang gamitin mo. Kung meron ka passport, mas okay yun. Siguro, mas maganda kung passport. Tapos, valid ID, 90 expired, driver's license.
ilang yung mga naalala ko, apat yon, pero ang naalala ko na tatlong kailangan, tatlo na nandun is national ID, passport, and driver's license. So kung ano yung student ID, hindi siguro. Okay? So yon. Tapos kung meron ko naman mga ibang questions, ganun lang kabilis mag-sign up, guys, dito sa Meta Verified. Okay, so nasa sayo kung magsa-sign up ka dito, kung nakikita mo na makakatulong to sa'yo, do it. But kung hindi naman pinipilit ni Facebook na mag-ana tayo, mag-verify sa Facebook. Okay? Pero kung titingnan mo sa business side, kung isang business owner, ang ginawa ni Facebook is additional revenue stream, but yung additional product nila na revenue stream na to is something na makakatulong at makakapag-solve ng frustrations o problems ng maraming Facebook users. Okay? Yung verifications, kasi ang hirap mag-apply before kapag page ka. So, ang ginawa nila, mas madali na ngayon mag-apply as long as very, ano naman, legit naman yung profile mo. Magbabayad ka lang ng $499 per month. So, legit ka na verified account. Hindi ka yung, ano lang, parang dummy account. Okay? So, yun yung maganda. And also, sa business side, kung titingnan mo, Facebook is kumikita ng malaki. Meron ako nabasa ng article na nag-increase yung ad revenue ng Facebook ng 10% pataas, 11% plus. And ngayon, nung ginawa nila to, imaginein mo guys, right now, ilan na yung Facebook users sa buong Pilipinas or sa buong mundo, just in case na maging available na to sa lahat. So, Facebook users worldwide. Ito ha. 2023. Ito, statista. Ito, legit o. Lagi ako nag-check dito. Okay. So, in millions. Right now, meron na si Facebook ng... Okay. Okay. All in all, ha, hanapin natin dito. Nearly 300 million India alone. Okay. With around 2.9 billion monthly active users. More than sa kalahati ng buong population ng buong mundo is meron ng Facebook. Ganun kalaki yung data ng Facebook. And imagine mo yung 2.9 billion na yon. Let's say mga 1% ng 2.9 billion. Okay? Ilan ba yung 1% nun? hindi ko compute, pero sabihin na lang nating okay, 2.9 billion. Kuhanin natin, 2.9. Ang zero niya, 1% yun. Doon ako nakabase sa 1%. 29 million or ano na lang natin, kalahati na lang ng 29 million. So, 15 million. Ito yan ah. 15 million. So, 6 na zero. I-times mo yan sa 499. Ito yung revenue stream na kikitain ng Facebook alone sa monthly subscription sa Meta Verified. So, ang zero is 6. Okay. 7.4 billion peso. Sa peso ko yung kinumpute. 7.4 billion peso monthly revenue. Ang laki nun, di ba? So, business, pero para sa akin, dahil business naman ng Facebook yan, as long as yung mga product niya nakakatulong dun sa users niya, goods yon. Hindi naman niya goal na parang pagkakakitaan ng yung mga Facebook users, nakatulong naman siya on the side. Additional security, direct support, access kung saan man, additional na meron sila doon mga perks. Malaking bagay yon. So, ang business model na ginawa niya dahil social media, si Facebook, is in-implement niya yung tinatawag na subscription-based business model or subscription-based na product. Okay, kung meron kang ganun sa business mo, negosyo mo, magkakaroon ka ngayon ng monthly or yearly recurring revenue. So, kumbaga ano na yun, recurring na yun. So, kapag meron ka kasing recurring sa negosyo mo, malaking bagay yun. Hindi ka ngayon paulit-ulit na mag-acquire ng customers as long as naalagaan mo yung customers mo. So, isa yung sa mga strategy ng mga very successful na mga business, bakit sila successful sa internet. Meron silang product and then na-apply nila paano kami makakapag-create ng product na may possibility na yung recurring or monthly, yearly, or quarterly na mag-subscribe sila dito sa product na to. Kung titingnan mo, bakit successful si Netflix compare sa mga cinema? Kasi nga, subscription-based ang Netflix.
bakit successful yung mga other company na merong subscription product, Amazon, 'di ba? Tesla, 'di ba? Yung satellite internet na Starlink, very successful kasi nga subscription-based yung product nila. Okay? So isip ko ng paraan kung meron ka negosyo ngayon paano ka makapag-create ng subscription-based. You can start sa monthly subscription kung nagtuturo ka isa kang course creator, monthly subscription or yearly subscription sa membership site mo. Kung service provider ka naman, you can start to build your own software and then i-charge mo sila monthly or yearly. Like me, I have a negosyo toolkit and negosyo webinar, so monthly and yearly subscription yung product ko na yan. So hopefully nakakuha ng idea and consider to apply as Meta Verified para join the club. Okay? Thank you so much for watching this video. Nakakuha sana ng insights dito sa video na to. Hindi lang para mag-apply, kundi yung idea bakit in-implement ni Meta yung ganong strategy sa business niya. Products, nakatulong sa mga ibang tao, nakapag-solve ng problems, and then dun ka ngayon kikita kapag meron kang problems na susolve sa business mo. Thank you so much for watching. Kita-kits on the next one. Keep safe.